Kaibigan, welcome sa ating Multig Channel. For more videos, please like, share and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang kwento kay Erin na mahilig sa musika. Araw-araw, pumupunta siya sa isang recording shop malapit sa kanyang bahay para lang makinig ng musika. Mayroon siyang dalawang kapatid na lalaki na nagngangalang Pepe at Angelo. Napakahirap ng kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang isang nagbebenta ng Peking whiskey. Si Eri at ang kanyang mga kapatid ay madalas na tinutulungan ang kanilang ama na gumawa ng tsaa at ilagay ito sa loob ng isang nagamit na bote ng whiskey. Isang araw, hiniling ni Eri at ng kanyang mga kapatid sa kanilang ama na sumama sila sa kanya sa palengke. Noong una, tumanggi ang kanilang ama dahil natatakot siya na kapag nalaman ang kanilang panloloko, ay magkakagulo. Ngunit dahil patuloy silang nagmamakaawa, sa wakas ay hinayaan niya sila. Sa palengke, madaling nalinlang ni Eri at ng kanyang mga kapatid ang pulis na bilhin ang kanilang whiskey. Nakita ng kaibigan ng kanyang ama ang kanilang kakayahang magbenta sa unang pagkakataon at namangha ito. Tinanong niya kung ano ang gusto nilang maging, kapag lumaki sila, ngunit tila walang sagot si Eri para sa tanong na iyon at tumahimik. Pagkalipas ng 9 na taon, noong 1985, lumaki na si Eri. Noong gabing iyon, sinusubukan ni Eri na mag-apply para maging isang DJ sa isang bar, ngunit dahil sa kanyang hindi kapani-pani walang hitsura at medyo kakaibang pangalan ng entablado, tinanggihan ang kanyang aplikasyon. Kinaumagahan, pumasok si Eri sa isang recording shop, kung saan nanood siya ng mga palabas sa musika noong siya ay bata pa. Magaling si Eri sa pagkopya at maghalo ng maraming kanta mula sa ilang kaset at pagkatapos ay gawin itong mga playlist sa isang kaset. Noong gumagawa siya ng mga kaset na in order ng mga tao. Naalala ni Eri ang nangyari kagabi at nagpa siya siyang palitan ng kanyang stage name mula sa DJ Eri, sa Mixed by Eri. Pag-uwi niya, sinabi sa kanya ni Angelo na magsasagawa ng operasyon ang pulisya para arestuhin ang isang kingpin ng droga sa malapit. Nang makita niya, hindi sinasadyang nabangga niya ang tatlong tag na pagkatapos ay binugbog siya. Nang makitang nabugbog ang kanyang kapatid, pinalo ni Angelo ang isa sa mga tulisan gamit ang isang pansamantalang sandata mula sa bato. Dahil doon, siya ay inilagay sa bilangguan. Makalipas ang ilang linggo, nagpakasal si Pepe. Pinahintulutan ng pulisya si Angelo, kahit na panandalian lang na makalabas. Nang makita niya si Eri, sinabi ni Angelo na habang siya ay nasa kulungan, garantisado ang kanyang buhay dahil kaya niyang makibagay at makipagkaibigan sa malalaking kriminal. Pinayuhan ni Angelo si Eri na maging matapang para makipagsapalaran para maging matagumpay. Isang taon na ang lumipas. Nasa trabaho, nagulat si Eri nang makitang lahat ng gamit sa loob ng recording shop ay dinala sa labas. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng kanyang amo na gusto niyang magretiro at naibenta na niya ang tindahan. Nagulat si Eri, nalilito siya kung saan pa siya magtatrabaho. Pagkatapos ay pinasigla siya ng amo, sinabing sigurado siya sa talentong taglay ni Eri. Balang araw, magiging sikat siyang DJ. Isang araw, nakita si Pepe at ang kanyang mga kaibigan na naghihintay na may puslit ang isang barkong may dalang ilegal na sigarilyo, ngunit nang kararating lang ng barko, biglang nagpakita ang mga pulis. Wala silang ibang choice kundi tumakas. Pag-uwi niya, laking gulat niya nang makita niya si Eri. Sinabi sa kanya ni Eri na nawalan na siya ng trabaho at imbitahan si Pepe na magnegosyo sila na magbebenta ng mga mixtape na gawa niya. Si Pepe ay negatibo sa alok. Natitiyak niya na tiyak na mabibenta ang mga mixtape ni Eri, ngunit pagkatapos kalkulahin ito, hindi sulit ang benta. Dahil ang proseso ng pagkopya ng isang kanta lang ay tumagal ng hindi bababa sa isang oras, samantalang, sa isang kaset, magkakaroon ng 12-12 kanta. Iminungkahi ng asawa ni Pepe na subukan nilang maghanap ng makina na maaaring gumana ng mas mabilis. Kinabukasan, pumunta ang tatlo sa newsstand para maghanap ng mga machine advertisement. Lumalabas na may makina na maaaring kumopya ng mga kanta sa loob lang ng 2 minuto, ngunit dahil napakamahal ng presyo ng makina, nagkasundo sina Pepe at Eri na humiram ng pera sa isang loan shark, at pagkatapos na makaloon, makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nabili na ni Eri ang makina at nagbukas ng sarili niyang tindahan. Lumipas ang 2 linggo at palaging abala ang tindahan ni Eri sa mga bisita. Noong araw na iyon, abala si Pepe sa paglilingkod sa mga customer nang dumating ang isang magandang babae na nagngangalang Teresa, na naghahanap ng mga rekomendasyon sa kanta. Mabilis na binanggit ni Eri ang mga pamagat ng kanta ayon sa itinanong ni Teresa. Nangako siyang gagawa siya ng mixtape ayon sa gusto niya kapag bumalik siya.
Pagkaalis niya, hindi maiwasan ni Eri na mamangha sa kanyang kagandahan. Noong gabing iyon, nang binilang ni na Eri, Pepe, at asawa ni Pepe ang kanilang kita sa loob ng 2 linggo. Nagulat sila na ang mga nakolektang kita ay magagamit kaagad para mabayaran ang lahat ng kanilang utang. At may natitira pa rin higit sa 3 milyong lira. Naisip ni Eri ang ideya na humiram ng mas maraming pera sa mga loan shark para makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo. Nang marinig ang ideya, biglang naalala ni Pepe ang kanyang mga kaibigan na nagbebenta ng mga ilegal na sigarilyo. Kinabukasan, inimbitahan ni Pepe si Eri na makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Inalok ni Pepe ang kanyang mga kaibigan na magtrabaho para sa kanya sa halip na magbenta ng mga ilegal na sigarilyo. Nangako siya ng mas malaking kita at tiniyak sa kanila na hindi haad lang ang mga pulis sa kanilang paraan dahil walang nilalabag na batas ang negosyo. Sinabihan sila ni Pepe na pumunta sa kanilang shop kung magpasya silang sumali. Pagkatapos makakuha ng loan na 200,000 lira, sina Eri at Pepe ay nagsimulang gumawa ng pinakamaraming mixtape hanggat maaari sa shop na tinawag nilang Mixed by Eri. Makalipas ang 1 linggo, nalito si Pepe dahil wala sa kanyang mga kaibigan ang pumunta sa shop. Hindi nagtagal pagkatapos, isang lalaki ang pumasok at tumawag gamit ang telepono ng tindahan pagkatapos ay ibinigay ang telepono kay Eri. Lumalabas na ang tinawag ay ang may-ari ng ilegal na negosyo ng sigarilyo. Hindi niya matanggap na kinuha ni Eri ang kanyang mga empleyado. Nagbanta ang amo na susunugan ang kanyang tindahan kung ipipilit niya. Dahil sa banta ay nag-alala si Eri at umatras sa kanyang intensyon. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa bahay ng kanilang mga magulang para salubungin ang kalayaan ni Angelo. Sa hapagkainan, nang pumunta sa kusina ang kanilang ina at ang asawa ni Pepe, ipinagtapat ni Pepe ang tungkol sa mga problema kahapon. Nang marinig ang kwento ng kanyang anak, iminungkahi ng kanilang ama ang dalawa na imbitahan si Angelo na sumali. Natitiyak niyang mula noong siya ay nasa kulungan, nabuo na ang tapang ni Angelo at maaaring makatulong iyon para labanan ang mga tulisan. Pagkatapos sumali, nang gabi ring iyon, agad na inimbitahan ni Angelo ang kanyang 2 kapatid na pumunta sa isang pabrika ng paputok para gumawa ng mga bomba. Pagkatapos gawin ang bomba, pumunta siya sa ilegal na bodega ng sigarilyo at binyantaan ang may-ari sa pamamagitan ng pagsabog sa buong gusali. Sa kabutihang palad, 1 linggo pagkatapos ng pambobomba, hindi na nang-ahas ang mga tulisan na makialam sa negosyo ni Eri. Lumipat sa mas malaking lugar ang tindahan ni Eri. Marami rin siyang empleyado at 12-12 mixer na nagkakahalaga ng milyon-milyong lira. Makalipas ang 1 buwan, mas naging matagumpay ang negosyo ni Eri, hanggang sa wakas, nakabili na silang 3 ng pinakabagong Lamborghini. Isang gabi, dinala ni Angelo si Eri sa paborito niyang bar. Sinabi ni Angelo na ngayon ay matutupad na ni Eri ang kanyang pangarap na maging isang DJ at i-promote ang mixtape ni Eri. Pag-akyat ni Eri sa stage, lumabas na nakilala na siya ng lahat, kahit isa sa sikat na DJ ay pinuri ang kanyang mga mixtape. Doon, nakita rin niya si Teresa sa karamihan. Pagkatapos ng kaganapan, inimbitahan ni Eri si Teresa na makipag-usap. Nakipag-usap siya at nagtanong kung bakit hindi na siya muling pumunta sa shop. Sumagot si Teresa na hindi niya alam kung saan ang bagong tindahan. Dahil lumipat sila nang hindi sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Teresa ang pangako ni Eri na gagawa ng mixtape para sa kanya. Dinala ni Eri si Teresa sa lugar kung saan ginawa ang mga mixtape. Pagdating nila sa lugar, nagpakita si Eri ng ilang rekomendasyon para sa magagandang pagpipilian ng kanta. Sa sandaling iyon, nag-usap silang 2 ng mahaba hanggang sa madala sila. Nang gustong halikan ni Eri si Teresa, biglang dumating sina Pepe at Angelo. Sinabi nila kay Eri na tumawag ang isa sa mga boss ng mafia at hiniling na makipagkita sa kanila ngayon. Pumunta ang 3 sa bahay ng amo ng mafia. Pagpasok nila sa bahay, isang photographer ang kumukuha ng kanilang larawan. Di nagtagal, nang makilala nila ang boss ng mafia, nang walang paligoy-ligoy, ipinaliwanag ng lalaki na dahil nasa teritoryo niya ang negosyo ni Eri, kailangang sundin ni Eri ang mga patakaran. Nag-alok ng deal ang lalaki. Paprotektahan niya ang negosyo ni Eri kung makakakuha siya ng bahagi ng mga kita nito. Nang marinig ang alok, humingi si Eri ng oras para sumagot. Habang pauwi, nagtalo sila tungkol sa alok. Gustong tanggihan ni na Eri at Angelo ang alok, ngunit masyadong natakot si Pepe na mapahamak ng mafia boss ang kanilang pamilya. Sa gitna ng argumento, may nakita silang mafia entourage mula sa ibang lungsod na papunta sa bahay ng boss ng mafia. Kinabukasan, lumabas sa balita sa TV ang sagupaan sa pagitan ng 2 grupo ng mafia kagabi. Sa pinangyarihan ng krimen, nakita ng isang pulis na nagngangalang Richardy ang larawan ni na Eri, Pepe, at Angelo.
Nagsimula siyang magtaka kung sino ba talaga silang tatlo. Lumipas ang isang taon, tiyak noong 1987, nang ipagdiwang ni Angelo ang tagumpay ng kanyang paboritong koponan sa football, biglang nagpadala si Pepe ng mensahe sa kanya na nagsasabing i-raid ang mixtape warehouse at kinumpis ka ng pulis ang ilan sa kanilang mga mixer. Kinagabihan, nagpulong si Eri at ang kanyang dalawang kapatid sa kanilang tindahan. Nagalit sila dahil binulo ng pulis ang kanilang negosyo kahit hindi nila nilabag ang batas dahil talagang walang batas sa pagbabawal ng piracy. Kinabukasan, pumunta sila sa notaryo para irehistro ang kanilang negosyo at mga buwis kaya't wala nang dahilan ang pulisya para abalahin pa sila. Ngunit para mas ligtas, kumupa rin sila ng tatlong apartment para i-imbak ang kanilang mga mixer. Ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagtakbo ng negosyo. Lumipas ang isang buwan, at gaya ng inaasahan, tumatakbo ng maayos at ligtas ang negosyo ni Eri. Isang gabi, nang nagpapatrol si Richardy sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang nagbebenta ng mga mixtape ni Eri. Nang suriin niya, nagulat si Richardy kung paanong mayroong isang kaset na naglalaman ng bagong kanta, kahit na hindi pa opisyal na ini-release ang kanta. Kinaumagahan, iniulat ni Richardy na ang sindikatong ito ng pandarambong ay kailangang harapin kaagad. Kung hahayaan itong magpatuloy, maaari itong kumalat pa. Gayunpaman, nakakahiya na hindi ito sineseryoso ng mga nakatataas, pagkatapos ng lahat, wala pa itong batas. Kaya hindi na kailangan ang labis na pagmamalabas. Si Richardy, na naiinis, ay naglabas ng kanyang emosyon sa loob ng sasakyan. Kahit na wala siyang suporta, ayaw ni Richardy na manahimik tungkol dito at nagpasya siyang tapusin ang kaso. Pumunta siya sa tindahan ni Eri. Doon, sumigaw si Richardy at sinabihan si Eri na ipaliwanag kung paano siya nakakuha ng akses sa mga bagong kanta. Nang marinig siya, hindi natakot si Eri. Sinabi pa niya na walang karapatang magtanong si Richardy at alam niyang may karapatan siyang hindi sumagot. Lalong nagalit si Richardy. Nanumpa siya na isang araw ay tiyak na kakaladka rin niya siya sa bilangguan gamit ang sarili niyang mga kamay. Samantala sa Mila, ang CEO ng isang cassette company na nagngangalang Arturo ay nagbabasa ng ulat sa pananalapi para sa mga benta ngayong buwan. Pagkatapos ay tinawagan ni Arturo ang kanyang financial staff at tinanong kung nagkamali ang staff. Binanggit niya ang isang pagbebenta ng mga blankong cassette na nagkakahalaga ng 5 bilyong lira. Sumagot ang staff na hindi siya nagkamali. Ang kumpanya ni Eri talaga ang nagutos ng lahat ng iyon. Kinabukasan, inimbitahan ni Arturo sina Eri, Pepe, at Angelo sa isang marangyang tanghalian sa lungsod ng Milan. Malugod na tinanggap ni Arturo ang kanyang tatlong espesyal na kliyente. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang dahilan kung bakit niya sila inimbitahan ay para mag-alok ng kooperasyon. Ginagarantiyan niya na ang mga blanko na pangangailangan ng kaset ng shop ni Eri ay palaging matutugunan kung gagawin ni Eri ang kanyang kumpanya na nag-iisang supplier. At hindi tumatanggap ng mga kaset ng ibang kumpanya. Nangako rin si Arturo na ibibigay ang pinakamurang presyo. Nang marinig iyon, pumayag si Eri. Habang pauwi, masayang pinag-uusapan nina Eri, Pepe, at Angelo ang pag-uusap kanina. Ngayon, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga supplier ng mga blankong kaset. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, biglang bumaba si Eri sa kotse at tumakbo sa record shop sa kabilang kalye. Sumunod sina Angelo at Pepe para makahabol. Sa tindahan, nakakita sila ng bagong device para sa pag-iimbak ng mga kanta na tinatawag na CD. Ang tatlo sa kanila ay matamlay na malaman ang katotohanan ng iyon. Kinagabihan, pag-uwi nila, ipinagtapat ni Eri sa kanyang asawang si Teresa, na sa wakas ay pinakasalan niya. Pagkatapos makita ang CD, matamlay si Eri at nagsisisi sa pag-order ng napakaraming kaset hindi niya napagtanto ang pag-unlad ng teknolohiya. Dahil masama ang pakiramdam niya, pagkatapos ay tinanong niya kung mamahalin pa rin siya ni Teresa kung hindi siya ang may-ari ng tindahan. Habang nakangiti, pinasaya ni Teresa ang kanyang asawa. Sinagot niya na ang tunay na dahilan kung bakit gusto niyang makasama si Eri ay dahil naghihintay pa rin siya ng mixtape na minsang ipinangako ni Eri na gagawin. Sinabi niya na sa simula, wala siyang pakialam kung sino o ano ang ginawa ni Eri. Hindi rin niya alam kung bakit siya nahulog sa kanya. Para sa kanya, hindi kailangan ng dahilan ang pag-ibig. Ang sagot ng kanyang asawa ay nagpakalma sa puso ni Eri. Pareho silang umaasa na ang paglitaw ng bagong CD na ito ay hindi masyadong makakaapikto sa kanilang pagbebenta ng kaset. Pagkalipas ng 4 taon, noong 1991, sina Eri at Teresa binibinyagan ang kanilang anak. Naroon din si Arturo. Si Arturo ay naging tiwala ni Eri at itinuring pa siyang isang pamilya. Pagkatapos ng kaganapan, nagmadaling nagpaalam si Arturo at nagpunta para maghanda, dahil kailangan niyang dumalo sa isang pulong ng malalaking kumpanya ng label ng musika mula sa buong Italy.
Kinabukasan, sa buong pulong, tinalakay ng mga pinuno ng kumpanya ang isyu ng piracy. Sinabi rin nila na ang kanilang pinakamalaking kalaban ay ang mix ni Eri, dahil kahit papaano ay natalo pa nila ang mga benta ng orihinal na kanta. Sa kabutihang palad, hindi na nila kailangang mag-alala. Pagkatapos ng mga buwan ng pagprotesta laban sa gobyerno, ang kanilang mga kahilingan ay sa wakas ay naibigay na. Iniulat na, simula sa araw na iyon, pagtitibayin ang copyright at piracy law. Matapos marinig ang balitang ito ay tahimik lang si Arturo. Natakot siyang matuklasan na sa lahat ng oras na ito, ang kumpanya niya ang nagsusuklay ng mga kaset para tumulong sa pamimirata ng Mixed by Eri. Hindi nagtagal bago na i-broadcast sa buong media ang balita tungkol sa pagpapatibay ng batas ng piracy. Pagkatapos ng meeting ay agad na umalis si Arturo. Noong gabing iyon, binalaan niya si Eri na nasa panganib ang kanilang negosyo. Pinayuhan ni Arturo si Eri na huminto sandali, ngunit sinabi ni Eri na gaano man kahigpit ang mga regulasyon. Tiyak na magpapatuloy ang kanilang pamimirata. Kailangan lang nilang maging mas maingat. Pagkatapos noon, sinabihan ni Eri si Arthur na umuwi na. Pagkatapos ay nakipagkita si Eri kay Pepe sa bar para pag-usapan ang problemang binanggit ni Arturo kanina. Ang sagot ni Pepe ay kapareho ng sagot ni Eri kay Arturo. Kahit na may mga regulasyon laban sa kanila, hindi siya nababahala dahil bago pa ang batas at hindi pa perpekto. Ang batas sa pagbebenta ng mga pirated mixtapes ay maglalagay sa kanila sa likod ng mga bar. Ang tanging bagay na maaaring mangyari ay ang kanilang mga mixer at cassette na nakumpiska. Kung gusto nilang ipakulong ang mga ito, kailangang lansagin ng pulisya ang buong linya ng negosyo o hindi bababa sa magkaroon ng mga pangunahing saksi. Kung naglalaro ito ng ligtas, kapag nahuli sila, magiging madali para sa kanila na lumaban sa batas. Medyo gamon ang loob ni Eri nang marinig ang paliwanag kaya hindi na niya ito masyadong pinag-isipan. Pagkatapos ay tinawagan ni Eri si Teresa at hiniling na manood ng festival ng musika sa labas ng lungsod kasama ang kanyang mga kapatid. Nang hindi namamalayan, mula sa ibang lugar, natap ni Richardy ang telepono at narinig ang pag-uusap. Kinabukasan sa pagdiriwang ng musika, mula sa kalayuan, nakahanda na si Richardy at ang kanyang mga tauhan sa isang kalapit na gusali. Bago pumasok sa venue, may tinawagan muna si Eri. Inutusan ni Richardy ang kanyang mga tauhan na pakinggan ang pag-uusap. Sigurado siyang tiyak na nasa kalagitnaan si Eri ng isang transaksyon sa pagbili ng mga bagong kanta na pipiratahin. Kung mahuhuli siya, magkakaroon ng matibay na ebidensya ang pulis para ay pakulong siya, ngunit lumabas na si Eri ay tumatawag lang sa kanyang ina. Nainis si Richardy dahil nabigo na naman ang kanyang pagsisikap. Pagkatapos tumawag, laking gulat ni Eri nang makitang nandoon si Arturo, na hindi tulad ng dati, hindi siya binati ni Arturo. Tinitigan lang niya ito ng kakaibang tingin. Biglang may napagtanto si Eri. Nang tumingin siya sa paligid ng gusali, maraming kainahinalang tao ang nakatingin sa kanya. Nawala ng pag-asa si Eri. Sa wakas ay napagtanto niya na maaaring totoo ang sinabi ni Arturo kahapon. Gaano man siya katalino at kahirap na lokohin ng mga pulis, maaga o huli, mahuhuli pa rin siya. Nakita ni Eri si Teresa. Nang magsimula ang event, nang walang sabi-sabi, hinalikan ni Eri si Teresa na para bang ito ay isang goodbye kiss. Kinabukasan, nang si Richardy ay tumitingin sa mga kaset at CD ng mga pirated na kanta ng Mixed by Eri. Biglang sinabi sa kanya ng kanyang mga nasasakupan na naghihintay sa kanyang opisina ang isang lalaki nagngangalang Arturo. Handa si Arturo na maging pangunahing saksi upang lansagin ang buong linya ng negosyo ni Eri hanggat ang kanyang kumpanya ay nabigyan ng law immunity at napalaya mula sa lahat ng demanda. Sa kabilang banda, nakitang pinag-uusapan ni na Eri, Pepe, at Angelo sa kanilang ama ang kanilang kita sa nakalipas na 2 linggo na nakakolekta ng 2 bilyong lira. Pagkatapos ay tinanong ni Pepe kung ipinagmamalaki ng kanilang ama ang tagumpay ng kanyang anak. Sa halip na sumagot, hiniling ng kanilang ama ang kanyang 3 anak na tumulong sa paggawa ng Peking Whiskey. Sa sandaling iyon, mukhang masaya silang lahat habang inaalala ang nakaraan. Gaano man sila kalaki at katanda, sa mata ng kanilang ama, sila pa rin ang kanyang mga anak. Noong gabing iyon, na parang may pangitain, tinupad ni Eri ang kanyang pangako kay Teresa na matagal na nakalimutan. Bago i-report ang kanyang sarili sa pulis, gumawa siya ng compilation cassette ng kanta para sa kanyang pinakamamahal na asawa, at hindi nagtagal, ni-raid ng pulis ang kanilang bahay at inaresto siya. Noong kakapasok pa lamang niya sa bilangguan, sina Eri, Pepe, at Angelo ay malugod na tinanggap ng lahat ng mga bilanggo. Lumalabas na ang mga tagahanga na natuwa sa compilation ng kanilang mga kanta ay nagkalat kahit sa kulungan. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang araw ng paglilitis.
Bago pumasok sa courtroom, hiniling ng abogado kay Erin na huwag umamin ng guilty. Ang pangunahing bagay ay naayos na ito dahil hindi pa rin perpekto ang batas na ito. Siguradong magiging malaya sila at may pagpapatuloy muli ang kanilang negosyong pandarambong. Nang marinig ang mga salita, nagkaroon ng dilema si Erin. Sa isang banda, talagang gusto niyang maging malaya, ngunit sa kabilang banda, gusto rin niyang mamuhay ng payapa. Pagod na siya sa negosyong pandarambong na patuloy na kinakaharap ng pulisya. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang paglilitis, nakita si Teresa sa bench. Nagbasa ang hukom ng maraming multi-layered na demanda. Tinanong ng hukom kung aaminin na guilty si Erin. Nang tingnan niya ang mukha ng asawa, natahimik ang puso ni Erin. Sagot ni Erin, gusto lang daw niyang maging DJ. Nakulong silang tatlo ng 4 na taon at 6 na buwan at kinuha lahat ng kanilang gamit. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.